Pero po, sa araw na ito, sasagutin ko yung mga tanong ng mga commenters at subscribers ko sa Vlogcaster Armandin YouTube channel. At itong araw, marami sa inyo ang nagingi ng comment ko about dito sa post ni Miss Malou, Tiquia, ng na dating presidente ng Universidad de Manila sa Manila City Hall. At ngayon, may mga series of attacks siya kay Mayor Isko sa online na at sa political strategies niya na si Mr. Lito Banayo. So, matagal na po kayo nagihingi ng komento ko dito, pero hindi po minabuti ko na to answer it kasi I know Malou naman from way back pa po. Nung ako po reporter pa ng Philippine Daily Inquirer at saka siya po consultant sa mga congressmen at ng Congress mismo. At I think she became a staff ng House of Representatives. So we knew way back then. And I would say na may mutual respect po kami dahil in the same field naman kami. And we both started almost the same, na ako rin po naging reporter ng Philippine Daily Inquirer. And then nagkaroon rin po ako ng mga kliyente when I went into PR sa Congress po. So that's why we knew kami ni Malou from way back. So ako lang po, minabuti ko na to put this all these issues to rest ngayon kasi yun nga po, panay ang tanong nyo sa akin to comment on this. Ang masasabi ko lang po dito na, well, I would respect the views of Malou. I sa totoo lang, hindi ko po alam yung anong pinag-awayan nila ni Manila Mayor Isko Moreno. And this came after na nung pumasok na po si Mr. Lito Banayo as lead campaign strategist sa team Isko. So, yung kwan lang po sa akin na ang unang napuna ko lang po or napansin, yung quote ni Malou, quoting Mayor Isko daw na somebody told her daw na sinabi ni Mayor Isko, and I quote, "Let's see if Malou will ever get a client again nor have business while I am in power." So yun po, yung either sinasabi ni Mayor daw ito na kung na as Mayor of City Hall or as President siguro. Maybe Malou is referring to the fact na the Mayor is really sure of him becoming President. Very sure naman po tayo, he will really become President. Tulad ng sinabi ko sa inyo, he has a killer campaign strategy, he has the personality, he has the preparation, and he has the energy, and he has the accomplishment, and a solid narrative na unique lang talaga sa kanya. At magaling po siya mag-connect sa mga tao, yung hindi boboto sa kanya or undecided pa, marinig lang siya or makita lang siya kaagad nagsiswitch na sa kanya. So I don't having, kaya po nag-react ako ngayon kasi knowing Mayor Isko, I don't see him having the personality na vindictive po. Tingnan nyo po, siguro kung namomonitor nyo naman yung mga atake ni Malou, almost more than 2 months ata po ito since she left City Hall, na tuloy-tuloy yung banat niya sa social media. Pero nakita niyo ba na sumagot si Mayor Isko either sa mga press con niya, sa mga capital report niya, o sa mga dialogues niya, o sa mga ambush interview niya sa media? Nakita lang natin, sumagot siya kay President Duterte sa brief, sumagot siya sa medicine sa COVID medicine kay Harry Roque, at saka sa DOH rin yung mga ayaw niya na mga palisiya tulad sa facial. Pero kay Malou po, he has been a gentleman. That's why kami rin po na we also try to do the same. Pero ako lang po nakita ko lang na I have to put set the record straight, at least sa inyo po mga subscribers ko, na
na hindi po ito totoo. Hindi ganito po ang personalidad ni Mayor Isko. Sabi pa nga ni Kwa na ni Malou na binabanatan daw siya ng mga troll farm. Ang alam ko lang po kasi yung gumagamit talaga ng troll farm, yung may pera po, na alam naman natin walang pera si Mayor Isko, umiikot nga po tiway lahat. Kahit kami po mga supporters niya, kami pa po ang nag-aabono sa mga graphic artists, sa mga videographer, sa mga equipment namin sa vlogging. Yan ang at oras namin, yun ang contribution namin kay Mayor Isko po. Hindi po, wala pong troll farm si Mayor Isko. Well, nakikita nyo, iilan lang ba kami? Iilan, kung may pera si Mayor Isko, bumili na siya ng maraming vlogger. Pero kayo mismo nakikita. Minsan nga nagtatanong kayo, bakit iilan lang kayo, Mr. No? Kung mabibilang mo lang sa daliri. Yung mga loyal na vlogger ni Mayor Isko, noon marami. Pero nung pumasok na yung eleksyon, nabili na ng ibang kandidato. So, hindi po, yung kandidato na gumagamit ng troll ay ando na po sa kanya, karamihan ng mga vloggers ngayon. So, at incidentally, marami rin si Malou post na pabor doon sa kandidato na yun, na kalaban, of course, ni Mayor Isko. Yung po, so, yung po, dalawang punto na sinabi niya dito na multimillion daw hiningi niya kay Mayor Isko, at gusto din niya na maging campaign strategist. Yung nga, binanggit niya dito 50 or 70 million na sinabi niya na tama naman. Although sabi niya, hindi niya humingi nito, pero ginastify rin niya ng ganitong halaga na sinabi niya. Kasi pupunta daw sa 81 na probinsya, may kwandaw, professional fee, at sa operations, ganon. Pero, sabi pa kanya dito na meron rin siya ginawa for Mayor Isko for 2 million nung 2019 election, ganon. So, ang masasabi ko lang po na medyo far from reality naman po ito kasi kahit ganitong alaga, I don't think maka-afford ng ganito si Mayor Isko. Saan naman niya kukuha kung ang network niya ay just 70 million lang po. So tsaka naman po na marami lang po tumutulong ngayon. Mga nakikita niyo yung Pampanga's Best na nag-host sa kanya sa meeting sa mga laborers at factory workers sa Pampanga, mga mayor nag-host sa kanya sa Tarlac, niwala pang snack. KKB, kanya-kanyang guandala, snacks, skyplakes, ganun. Tubig rin, kanya-kanyang dala rin. So, ganun po. So, I don't think meron si Mayor Isko ng ganito. Pagkatapos, yun rin po na sinabi niya na siya daw sana, hindi daw totoo na gusto niya maging lead campaign ko. Dito po, I will leave it to them na kasi hindi ko po talaga alam yung kasi meron rin po sa mga past posts niya na binanatan rin niya po si yung lead campaign strategist ni Mayor Isko ngayon or campaign manager na yung away daw po nila goes way back pa nung tumagbo si Senator Fernan, I think, as president. So way back po. So kumbaga po, may galit talaga sila sa isa't isa. Sa akin lang, sana po hindi idamay si Mayor Isko kasi kahit paano po pwede naman sila magsama-sama na to campaign together. So yun lang po yung ang kwan ko lang po yung ang main statement lang talaga gusto kong sabihin dito na hindi po ganyan ang personality ni Mayor Isko. Wala po siyang pera na ganyan. Openly po nga po, naghihingi siya ng donation and support sa mga tao. Pagkatapos,
Ito rin po yung may mga trolls daw na patuloy siya binabanatan sa wall niya. Ang alam ko po dito na mga tunay na tao ito na sumusuporta kay Mayor Isko. At ganun na po, if you post in social media, you have to expect na babanatan ka. Kayo, nakikita nyo sa mga comment section ko, hindi ko na nga ini-erase unless personal, unless yung parang death threat na o ano, yun, inaalis ko. O very personal, yung sa personalidad ko, sa itsura ko, ganon. So, sa akin po, wala na yun katuturan po. Pero, kung issues po, okay lang. So, ganon po, if you go out and expose yourself, mag-post ka, siyempre meron talaga po magagalit. Pwede po kayo pumunta sa page ko, sa Armandine Nocum na Facebook page, or pwede rin po kayo pumunta sa Blogcaster Armandine Facebook page. Marami rin po. Minsan nga po, mas marami pang bumabanat kasi may mga bayaran talaga po ng mga trolls ng kabilang grupo na minomonitor lahat ng post ko para i-counter nila po. So, sa akin lang, the only way na mawala ito mga trolls ito is kung kami, we keep quiet, we stop posting. So, ang advice ko lang kay Malou, kung if she's posting things about Mayor Isko, par for the course na yun, or normal na yun, na meron talaga magagalit sa kanya at meron talaga magde-defensa kay Mayor Isko. Ganun lang po yun, simple as that, na if you, kumbaga sa English, if you can take the heat, get out of the kitchen. So, kung mainit na po ang kitchen, umalis na po kayo. Kumbaga, kung kami rin, kung ako rin, hindi na kaya ng high blood ko, I will stop posting po, or yung ibang mga personalities na kilala sa mga celebrities sa social media. Kuwan lang po, inaalis lang nila, or they close down their Facebook or blogs or kwan. So ganun lang po, ganun lang kasimple yun. So yun po, I hope nasagot ko yung mga tanong nyo, and I just want to clarify yung issue kay Mayor Isko, kasi having known the guy as early as 2010, nung tulungan ko sila ni Mayor Joseph Estrada, or 2013 when tinulungan ko sila ni Mayor Estrada to run for mayor, and then si Isko vice mayor, hindi ko po nakikita na ganito ang personality niya. Kumbaga, marami na rin mga kaibigan niya na wala na sa grupo niya o may ginawa sa kanya, pero he never nurse or maintain, keep grudge against them. So hanggang dito na lang po tayo. Again, please subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Dahil sa channel po ito, we will be giving more insights, more opinions and views, at hindi po tayo napipikon. Except for kung personal na po masyado. Thank you for watching and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.